So after nga po ng blowout win ng defending champion ngayon sa Commissioner's Cup na San Miguel Beermen kontra nga dito sa Alaska, ay mayroon pa nga ring mga nagsasabing inumpisa ng araw ng mga referees at table officials ang pagpabor sa team ng San Miguel Beermen. Totoo nga kaya ito? Mga parikoy, tara na nga po't alamin sa ating video ngayon. Nagumpisa nga yan mga parikoy noong wala nga raw itinawag na shot clock violation sa tira nito nga ni Alex Cabagnot. Nagre-reklamo nga ang ilang mga fans dahil zero na nga raw sa shot clock ngunit walang itinawag na violation at sa halip ay nagawa pa nga ni Cabagnot ang tira na iyon. Pabor nga ba talaga ang mga referees at officials sa San Miguel? Well, sa aking palagay mga parikoy ay hindi naman siguro dahil mayroon nga rin pong mga tawag na hindi ibinigay sa SMB katulad nga po ng moving screen ni Tony Geronteng. Plus ang main gun nga po ng Alaska na si Vic Manuel ay gumawa ng pinakamababa niyang production sa nakarang 4 to 6 games nila. Dahil nag-a-average nga siya ngayon ng 24 points per game at minsan nga ay nagbe-28 puntos pa nga ito. Pero nitong game 1 nga ay umiscore lamang siya ng 16 points with only 35% shooting from the field. Ang baba nun mga parikoy para sa isang best player of the conference candidate like Vic Manuel. Kaya ayun nga mga parikoy, sa palagay ko nga ay hindi naman pabor sa SMB ang mga tawag. Miski nga sa personal fouls ay halos dikit nga lamang rin. Pero sadyang mas malakas nga lamang talaga ang San Miguel Beermen kontra nga dito sa Alaska nitong ang game 1. Tapos si Geronte nga ay parang wala pa sa kondisyon matapos niyang masaksak at maospital. Habang yung ibang players naman ng Alaska ay parang may halo na nga rin talagang malas. Ayun nga mga parikoy, after ko nga pong panoorin muli ang buong laro ay wala naman akong gaanong napansing mali sa tawagan bukod nga lamang sa second quarter na yon. At sa kabuuan ay mas better talaga ang SMB nitong ang game 1 kaya't kailangan nilang paghusayan sa mga susunod nilang mga laro. Pero sa mga tawagan ay wala naman akong napansing mali dahil pantay-pantay naman at mayroon nga ring posibleng mga fouls na hindi itinawag sa SMB. Kayo mga parikoy, ano sa palagay nyo, kailangan na nga ba talagang ibalik ng Alaska si Calvin Abueva? Thank you for watching mga parikoy. This is Double the Game Day. Bye-bye.